Good morning mga kanegosyo, kumusta kayo dyan? Hoping na nasa maayos kayong kalagayan kasama yung iyong buong pamilya, okay? So today, Saturday, hataw day tayo, focus tayo sa ating negosyo, maging productive tayo, kumita tayo ng malaki, okay? At palakihin natin yung network natin. Okay, tips of advice. Sa mga nagsisimula na mag-network marketing o mag-negosyo dito po sa Success Formula, ano ba ang kailangan natin gawin every day? Okay? Dapat meron po tayong tinatawag na management of your time. Okay? Morning pa lang dapat productive na tayo. No? Nung nagsisimula kasi ako nung ginagawa ko yung negosyo, wala pa akong network. Syempre, hindi pa ako kilala. Dapat ang goal natin makilala tayo. So, paano tayo makikilala sa market, sa ating mga prospects, okay? Dapat nagbebenta tayo, nagsishare tayo ng ating product. So, dapat master natin yung ating product, okay? Yung millionaire's products natin, yung vapor rub, herbal massage, miracle oil, relaxing oil, dyan pa lang ay kikita na tayo, okay? So, i-introduce natin sa market. So, sino ba yung unang market natin? Siyempre, yung mga kakilala natin, di ba? Yung mga relatives natin, kasamahan natin sa trabaho, i-introduce natin yung sa kanila yung product, i-share natin sa kanila through sampling. So, dyan, possible talagang kikita tayo kasi bibili sila. Okay? So, morning pa lang, nagagawa na natin yung ating negosyo. Hindi naman yan mahirap eh. Diba? Madali lang yan. So, after natin mapasample, i-alok natin sa kanila. Kaysa sa iba sila bumili. Okay? At the same time, nakakatulong din tayo sa kanila, nakakatulong din sila sa atin. So, morning pa lang, 8 a.m. to 12 noon, nagbebenta ako niyan. Nagbebenta ako. Hanggang sa isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, namamaster ko na yung product. So, pagmaster kasi natin yung product natin, hindi na tayo mahihirapan pa sa pagbebenta, di ba? So, ang gawin natin, every morning, yun nga, management of your time, ano bang ginagawa natin sa morning, nagbebenta tayo. Kasi hindi pa tayo kilala, wala pa tayong network. Okay, alauna hanggang alas 5, dyan, no? Level 2 na ako. Okay, stage 2 na ako ng business natin. Business natin, yung tinatawag na prospecting. Prospecting and inviting. So, ini-invite ko yung mga prospect ko. Kaya, importante yung tinatawag na prospect list, no? Dapat isulat nyo yung mga top 25 na mga prospects ninyo para at least makikita nyo lang sa notebook. Wag sa cellphone, sa notebook dapat. Ito, imbitahin ko, tawagan ko. So, ini-invite ko siya, no? Sasabihin ko, friend, mga alas 5, alas 6, saan ka ganyang oras? So, pwede ba kitang maimbitahan sa isang coffee shop? Okay? Yun. So, pag na-invite ko na, syempre, may listahan na. So, ipiprepare ko na yung sarili ko sa pag-i-introduce ng product. So, dapat marunong tayo mag-present ng product, mag-present ng marketing plan. Klaro yun, ha? Pag-present ng product, marketing plan, the company profile. Kasi mayroon silang itatanong sa'yo. Siyempre, may pinopropose ka. Sila naman, open mind sila, magtatanong lang yan sila. So, dapat bawat tanong nila ay nasasagot natin. Okay? So, yun, alauna, alas 5. Hanto na lang hanggang alas 5. So, nagdi-deliver din ako ng products minsan. No? Sa ganyang mga oras. Pero yung stage na yan is talagang nag-i-invite ako tsaka nagpe-present. Okay? So, hanggang gabi. Okay? Hindi muna ako umuwi ng bahay. Pag may sinasabi na training, umaatin ako ng training. Okay? Kasama yung aking mga business partner. So, importante kasi na talagang dapat master natin yung ginagawa nating negosyo. Kasi mahirap kung hindi natin master. Okay? Ano pa? So, pagkagabi, umaatin ako ng training. Hanggang kung sabihin ng upline ko na may training tayo alas 9 ng gabi. So, hindi ko na itatanong kung kailan matapos yan. Okay? Minsan natatapos kami alauna na madaling araw, alas 2. Okay lang, nag-enjoy naman ako kaysa matulog ako, 'di ba? So i-repeat ko lang 'yan daily. 'Yan yung ginagawa ko daily. Okay? So morning 8 a.m. to 12 midnight, nag-e-introduce ako ng product, nag-share ako ng product, nagbebenta ako. So morning pa lang may pera na ako. Pagkahapon naman, alauna hanggang alas 5, prospecting na 'yon, inviting na 'yon. Dadalhin ko sa opisina or ako mismo pupunta sa kanila or magmi-meet halfway kami. Kasi importante kasi dito sa network marketing, yung magbi-build tayo ng mga business partners natin. Kung ikaw lang kasi ang gumagawa sa negosyo mo, mahirap, maliit lang yung kita. Kumikita ka, yes, pero maliit lang.
Pero kung gusto mo nung malaki, eh, dapat gawin natin yung concept ng marketing plan. You build left group and right group. Okay? Then, syempre, yung oras ko sa sarili ko, mag-aaral ako. So, sa gabi, meron tinatawag na home meeting, home training. So, umaten ako ng training. Bakit? Kasi doon ko na itatanong sa kapwa ko dealer kung ano yung mga experience nila, paano nila binibenta yung product nila, paano nila sinishare yung product nila, at paano rin sila nag-i-invite, kung paano nila ginawa yung kanilang negosyo. Ganun. Okay? Then, until such time, napapansin ko, isang buwan, dalawang buwan, hanggang umabot ako ng isang taon, hindi ko naman malayan, dalawang taon, hanggang umabot ako ng limang taon, pitong taon, at yun nga, that is his history. Sabi nila, si Michael Javier, umaman. Na umaman ako sa network marketing. So, kaya I'm so proud na networker ako. Okay? So, hopefully, na meron kayong natutunan sa aking short video, and i-share nyo to sa inyong mga downlines, okay, para at least malaman din nila kung paano nila ginawa, gagawin yung negosyo. Alright? So, God bless you. Payaman ka ngayong 2023. Right?